matagal-tagal na po tayong hindi na naman tayo lockdown or something kasi nakakalabas-labas na po tayo. But actually, yan po, dahil marami pong nag-message sa akin nung nagkaroon po ako ng vlog nung isang araw. It's about dun sa mga things na nasa loob ng aking bag. At napansin po nila na bakit may mga pouch ako doon na may ball pen at mga notebook. So, sabi ko nga po, or nabanggit ko doon na I was collecting notebooks and ball pens kasi nga po, ako po ay mahilig maglista kung ano mga nangyayari or ano mga bills or kailangan kong i-alert or alarm sa sarili ko the whole one month para hindi ko po siya makakalimutan at mag-guide ko po ang aking sarili para sa ganun, wala akong nakakalimutan. At ang title po ng ating vlog, kung mapapansin niyo po, ay My Notebooks for My Monthly Budget at list of budget and savings. Yan. Importante po talaga sa panahong ito, kung babalik tayo sa trabaho, mas maganda magkaroon tayo ng savings sa panahon na to dahil hindi natin alam kung ano mangyayaring crisis. So, kailangan maging alerto tayo. Maging malaki man o marita maging sahod natin, kahit papano ay makapag-save po tayo. Kung mapapansin nyo po, alam niyo naman po talaga na Hello Kitty ang aking collections, kaya naman po may mini bag ako ng Hello Kitty para organize. Kilala niyo naman po si Miss Dentang, si Ma'am Shi, laging Girl Scout ang dating, kaya naman po gustong-gusto kong organize ang aking gamit. Kaya inilalagay ko po ito sa basket para sa ganon mas madali ko siyang makuha. Pag alam ko mag-check na ako the end of the month na mga bills or mga budget like sa palengke, sa pag-grocery, bayad sa school, pambili ng gamot, or mga bills na kailangan bayaran, or kailangan saving sa bangko namin, kailangan ay handa na rin at madali na rin hanapin. Actually, I have a diary. Ito ay diary ko, bigay ito ng husband ko. Ito ay kinikwento ko lahat ang mga nangyayari para kung gusto ko siyang balikan, madali kong maisip, ay, may ganito pala ako, ay ganito pala. So, mas maganda talaga na mag-notes tayo para wala tayong makakalimutan. Especially, napapansin ng iba, napakadami kong notes. At dahil nga po may online business ako, may mga notebooks din ako na listahan ng may mga utang sa akin. Yan, may mga balance. Para the end of the month, madali ko silang i-PM or madali ko silang sabihin kung magkano yung balance. So, hindi kami nagkakalituhan at meron kaming listahan. Sample, ito. Sample, ganyan. So, yung may mga online business, mas makakatulong to na nakalista lahat ang pangalan, phone numbers, anong mga nakuha, anong kulay ng damit, ilang damit, magkano yung presyo, magkano na down, magkano yung balance, magkano yung babayaran katapusan. So, wala na kayong pag-aaway or iba pang negotiations, maganda ang transactions ninyo at mababayaran ka ng maayos. So, maganda talaga yung may proper notes tayo. Or i-share mo rin sa kanila na magkaroon din sila ng proper notes para balanse yung bayarang nangyayari sa inyo at walang dayaan at walang away at walang sakit ng ulo, diba? Next, ganun din to. Ito naman yung notebook ko rin na listahan ng mga ipapalengke ko, ano yung mga babayarang bills, kuryente, ilaw, CatB, wifi, yung mga yan, telephone bills. So, lahat nakalista dyan. Para sa ganun, hindi ko na mahirap hanapin. Alam ko na agad kung magkano ilalabas kong pera, magkano ibabudget na pera, kung tumaas ba, bumaba ba, may nagbago ba, or may diferensya pa. So, alam mo kung paano mo siya ibabudget, paano mo rin titingnan na kung may pagbabago. So, hindi ka mako-confuse, madaling mo siyang bigyan ng solusyon. So, laking tulong talaga sa akin kapag may notebook, sulat ako ng sulat. Para sa ganun, hindi rin ako mahihirapan. Kung tanungin man ako ng partner ko, ng asawa ko, kung paano yung strategy ng pagbabudget, mas madali ko siyang i-explain at mas madali niyang klarong maintindihan kung ano ba yung pumapasok at lumalabas sa aming pera. So, kailangan talaga yun. Kung hindi magawain natin, may mga iba pa rin po tayong way na pwedeng gawin. Siyempre. Tapos, lagi rin ako may calculator, syempre. Hello Kitty, alam niyo naman pong collection ko si Hello Kitty. So, gusto ko rin may calculator para kapag nagkwentahan, madali akong magkwenta, madali kong masagot kung may mga katanungan at very important rin yun. At syempre, Hello Kitty pa rin, may bundle ako dito ng lapis, eraser, red ball pens, blue ball pens, etc. So, para Girl Scout pa rin, para madaling kung ipangsulat, may mga nag-questions man sa akin, may magpagpakwenta, may magpalista ng orders, alerto ako, madali ko siyang gawin dahil organized yung gamit ko. Hindi ako matataranta kung saan ako hihiram ng ballpen or nasa ng ballpen ko. So, maganda talaga, may sarili tayong lagayan din ng ballpen
na madali tayong makakuha kung gusto nating magsulat or may mga dapat tayong gamitin or gawin or sulatin na kailangan natin ng ballpen. Yun. So, lately, nakabili ako ng bagong notebook for June. Yan, kasi medyo ubus na yung isa kong notebook. Ito, first, ginawa ko to na nakalagay dito yung mga sisingiling ko ngayong katapusan dahil nga po may online business ako. Para sa ganun, kapag tawag ko sa kanila, mabilis yung transaction ko. Masasabi ko agad kung magkano yung balance nila, ano yung mga kinuha nila. So, mas madali po kami makapag-usap. So, ito namang isa, notebook na kinuha ko tungkol naman doon sa mga bills namin. Dahil nga po, nagka-crisis tayo ngayon na iba yung takbo ng buhay natin. Kung paano tayo mag-grocery, paano tayo mamamalengke, paano tayo magbabayad ng mga bills natin, at mga iba nating obligasyon, at lalo na yung savings na pwede nating gamitin kahit po crisis sa panahong ito. So, ito po ay bagong notebook ko. So, susulatan ko siya kung paano ko naman iaayos yung proper budget ngayong buwan na to. Dahil syempre, mas mag-save ngayon na every 2 weeks na yung kinakain natin or sinisave natin sa loob ng bahay ang palengke at grocery para hindi labas ang labas dahil delikado nga po yung panahon ngayon. So, maiiba yung routine kung paano mo ibabudget yung pera mo. So, ililista mo dito yung mga dapat na kailangan lang kainin or mga dapat na kailangan lang sa loob ng bahay or mga emergency foods at gamot na pwede mo isave sa bahay, pwede mo nang isulat. So, para budget, hindi yung labas ang labas ng pera. Parang tama lang lahat yung ilalabas mo para sa ganun may naka-savings ka pa din. So, kinakailangan talaga yun. At saka syempre yung mga ibang bayarin, at least malilista mo kung nakapagbayad ka na ba next month or ano ba yung mga kailangan mo pang bayaran ngayon dahil nga naiba yung takbo ng buhay dahil nagkaroon ng lockdown. So, magkakaroon ka ng idea kung ano talaga yung mga pagkakaiba last month at ngayon pong nagkaroon ng lockdown, diba? So, eto rin po, pinakita ko na to kasi lagi ko itong dala sa bag. So, nandito din po talaga yung aming passbook. Napaka-special po talaga magkaroon tayo every month ng ipon kahit papano. Para po sa ganun, kung may mga emergency tayong kailangan gawin, so handang-handa tayo, hindi tayo masyadong magpapanik or hingi pa tayo ng help sa ibang tao. Diba? So, mas maganda talaga is meron kang lalagyan. Yan. So, nakasave lahat, pati yung mga receipt natin, maging happy tayo na itinatabi natin yung mga receipts natin or itinitake down pa rin po natin sa mga notes kung ano yung mga na-receive nating mga bills para sa ganun kung mawala man lang siya ay madali natin siyang hanapin. Yan, diba? So, mas maganda talaga yung organized tayo. Ginawa ko po ito kasi gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po yung mabilis na gawin kapag tayo ay gusto nating maging alert or maging organized sa ating loob ng bahay kahit sobrang busy tayo or whatever. Para sa ganon, mas madali nating i-organize or maisip kung ano mga talagang what we call this, ma-organize tayo sa paano tayo magbabudget, paano yung mga bills natin, paano yung mga pangailangan natin. Kasi kapag ito'y nakasulat, madali yung routine nating hanapin na hindi pa tayo maghahanap na naman ng resibo, maghanap naman tayo ng ganito, kalat si ganito, mas maganda talaga ayos lahat. Tsaka kahit maliit o malaking sahod natin or anumang pumapasok na pera sa atin every month, mababalanse mo siya and syempre malalaman mo kung saan pumupunta yung mga pera ninyo at kung may matitira, yun ang gawin yung savings. So, may lista rin dapat ang savings ko. Halimbawa, magkano na save mo this month, next month, magkano ba yung na-save mo. So, kahit in-save mo siya sa banko, meron ka pa rin nakalista, marirealize mo rin na, aba, nakapag-ipon na rin ako ng ganon. So, mas maganda talaga is to be organized or proper. Para sa akin, kasi iba't iba naman tayo kung paano tayo maging alert sa mga ginagawa natin. Ako, mas hilig ko talaga ang magsulat. Mas na-alarm ako kapag nagsusulat ako sa notebook. Mas madali ako nakakapag-isip kung ano ba talaga yung mga kulang pa, ano ba yung mga na-save, ano ba yung mga hindi nababayaran, ano ba yung mga assignment na pwedeng gawin. Halimbawa, may kailangan pa bang bayaran sa school, may tao ka bang nautangan, or may pagbabago ba ang pagpapalengke, pag-grocery, may nadagdag ba, nabili na ba na yung mga gamot, or ano ba mga obligation this month. So, may mga parang alarm sa'yo. Parang cellphone na i-alarm ka na ito pa yung mga obligations mong dapat gawin. So, very easy. Napakamura lang po ng mga notebooks. Kung ito ay maging easy sa inyo para maging Girl Scout kayo, para alam nyo rin yung mga routine na nangyayari sa loob ng tahanan ninyo, mga gastos ninyo,
ay madaling makakatulong to sa inyo. Ito lang naman ay konting share na ibinibigay ko sa inyo kasi para sa akin, itong pagkakaroon ng maraming notebooks at notebooks na to ay nakakatulong talaga sa akin in my daily routine life. Para sa akin, napaka-easy kong gumalaw lalo na may online business ako. So, marami kong notes, mga pangalan, phone numbers, anong descriptions na kinuha nila sa tindahan ko. So, hindi ako mahirapan na singilin sila at kung magkano talaga yung utang nila. So, hindi ganun kahirap. At saka yung last kong pinakita na diary ng asawa ko, isinusulat ko lahat dito ang mga nangyari din. So, kapag naiinip ako, binabasa ko siya, binabalikan ko siya. So, alam mo yun, pag daw may nabasa ako sa isang YouTube na isang parang diary note siya, na kapag daw hasa ka sa pagbabasa, sa pagsusulat, hindi agad mapupurol yung iyong mind. Yun daw yun. Kaya dapat if you're getting older, dapat hasa ka sa pagbabasa. Hindi ka agad magiging uli-anin, ganon. Kasi natututunan mo pa rin na makapagbasa ka, makapagsulat ka. Yung utak mo masyadong tumatakbo pa. Hindi mo agad ganon tinagre-rest yung isip mo. So, mas nakakatulong din pala yun sa health natin. Yun. So, yun yung mga pwedeng i-share ko. At saka syempre yung pouch, yan. Pag may mga bills kayo na mga kuryente, Catby, wifi nyo, phone bills nyo, etc. pa, mas magandang naka-organize at naka-basket din or naka-pouch siyang ganito. So, pag next month, the end of the month, na mag-check na kayo, mas mabilis nyo siyang hanapin, hindi na kayo mangangarag, hindi na kayo kailangan pumunta pa uli sa office nila para manghingi ng resibo dahil nawala ang resibo ninyo. So, mas maganda talaga at first, sa loob ng tahanan, you have to be organized para hindi rin kayo talaga mahihirapan. At syempre, bulk of ball pens and lapis, kailangan din natin yan sa loob ng ating tahanan at ang aking calculator. Yan po ang mini basket ko sa bahay kung paano rin po ako nag-organize ng things ko para sa budgeting, para sa payments, and para sa savings. Very important po talaga na every month kailangan may mga obligations tayong dapat gawin dahil ito po ay routine ng ating buhay at ito ay part of our life na nangyayari. So, hindi pwedeng hindi natin gusto. So, para mas maging alerto tayo, mas magandang i-organize po natin para sa ganon, mas, madali nating maayos yung life natin. Sabi nga, kapag maayos ang life natin, magiging maayos din ang takbo ng ating buhay. Kapag magulo ang ating pag-iisip, my God, magiging magulo din ang loob ng, alam mo yon, hindi ganun tractual yung ayos ng takbo ng buhay natin. So, wala naman sigurong mahirap sa murang pagbili ng notebook. Kung gusto niyo ng ganitong pag-organize para hindi kayo mahirapan monthly, gawin niyo po at I think mas makakatulong sa inyo. Yung iba naman, iba ang ginagawa, mas gusto nila na may isa silang basket, nandun yung mga bills nila, at mas na-organize nila. Ako naman talaga, mas gusto ko yung ganito. Isang pack lang nakatabi to sa kwarto ko. So, kapag dating ng 15 and 30 of the month, hinahalungkat ko lang sila at madali kong makita yung mga obligasyon sa dapat bayaran. Pag sa ganun, nagtanong mga asawa ko, or may savings ba tayo, ano ba yung mga babayaran natin, ibalik mo sa akin, ilista sa akin. So, madali kong masasagot sa kanya na balansa lahat, nung walang pangdadaya, diba? So, para fair lahat yung magiging laban, diba? Syempre, siya lang yung nag-work sa amin, kaya para makita rin niya kung paano mo rin ginagawa yung part mo bilang isang wife sa loob ng tahanan mo kung paano mo i-budget ng maayos yung pera ninyo. Syempre, you have to be help your husband din. Hindi lang naman porket siya nagtatrabaho, sobrang luho tayo, ba? Diba? So, make it have a discipline din. And we try to save it and to budget din yung perang ipinapasok niya sa ating pamilya, ba? Diba? So, ganun din yung aking kinikita sa aking online business. I try my best na every month may pinupuntahan yon. Hindi kailangan gastusin lahat. Babawas ka lang doon na pambili uli ng puhunan ng iyong items at ang ibang matitirang malaki ay kailangan mo rin isave dahil syempre para makita mo rin yung isang buwan mong paghihirap na talagang may kinikita ka at may pinatutunguhan yung business or pinagtatrabahuhan mo. Hindi naman lahat ng pinagtatrabahuhan mo ay sasasaan mo na gastusin lahat ito at pagdating ng katapusan nakanganga ka. Kahit tindang-tinda ka, wala namang nangyayari. So, mas maganda talaga
kung ano man yung pinaghihirapan mo, kailangan every month mag-save ka. Kahit konti to, you try your best na mag-save ka. Dahil sa panahong ito, lalo na crisis, hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan ka tatakbo. Mas maganda na bigyan mo rin ang disiplina ang sarili mo para makapag-save. Para sa ganon, may dudukutin ka at the end of the day, diba? So, dito na pagkatapos ang aking vlog. Nag-share lang po ako sa inyo ng mini basket ko at mini notebooks ko kung paano po makakatulong to handle, to list our budget, to list our savings, and paano tayo mag-plan for the whole month, kung paano yung takbo ng rutinang buhay natin. Mas maganda minsan yung sinusulat. Nakaka-enjoy din to, no? Para ka lang high school or college na nagda-diary ka, na inilalagay mo lahat ang mga nangyayari sa inyo. At the end of the month, pagbabalikan mo, matatawa ka na lang dahil yung pala talaga ang nangyari, di ba? So, yun lang naman po. At gusto ko po sana i-shoutout lahat ng mga nagme-message sa akin, sa vlog ko, na talagang sumusuporta sa akin, mga nagme-message, na tumutulong sa akin, sa aking vlog. Maraming salamat. At saka syempre yung special friend kong bata, na dalagang-dalaga, na walang ba si Rhea V. Suportahan nyo naman po siya sa kanyang vlog. Magaganda rin po ang kanyang vlog. And especially po, I think tomorrow or other day po, matutuloy na po yung collab namin yung batang yan. So we have to get together. And sana panuulin niyo po kami. So sana nakapulot po kayo ng isang idea ulit to have to organize our things. Hindi lang yun, no? Yung mga tips din po ito kung paano tayo mag-handle ng isang budgeting sa isang buwan, no? Na nakalista po talaga. So hindi na tayo mangangapa kung nasan yung bills natin, saan natin kukunin, paano natin kwekwentahin uli. Kapag ito'y nakalista na, hindi siya mahirap hanapin, ano, madaling-madaling na siyang gawin. So share ko lang po ito na baka gusto nyong itry, na baka makatulong po ito sa inyo kung medyo nahihirapan po kayo ngayong mag-list ng mga budget niyo to compare next month or this month, lalo na nagkaroon tayo ng crisis, lockdown, na ngayon lang tayo bumabalik ulit sa trabaho at nakakabawi. So, pwede natin po i-compare dahil kung naisulat po natin, mako-compare natin lahat kung anong mga nagastos natin. Diba? So, dito na pagkatapos ang aking vlog. Sana po ay huwag niyo po akong kalimutan na i-subscribe at huwag niyo po akong kalimutan na panoodin. So, dito na pagkatapos ang aking vlog. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you so much and good day everybody. Bye-bye!